Stars overhead turn my head and I caught you by eye for the first time. My life to serve, look no further. I'm finally found something to hold on to. I could. Transferee ako noon, tapos naging friends kami, pero hindi pala naging kami. After graduation, nagkita kami, gano'n. Actually, yun eh, talagang lahat naman ng babae, common, di ba? Pero yung sa kanya kasi, parang ando na, talagang ando na lahat. Parang wala na akong hanapin. Kumbaga, siya yung talagang tumutulong. Sobrang top-notch yung patience niya. Kasi ano eh, laging ako yung nagagalit. Pero ang maganda doon niya kasi nasa kaya. Bukod sa ano, caring siya. Sobrang bait pala ng tao, pasensyoso. Tsaka lagi niyang iniisip ko ano yung gusto ko, ano yung kailangan ko. Mahal pala mo magpakasal. Kaya yun, first and last na siguro to na kasal. Talagang pinili kita and then pinili mo kasi nabahan naman natin yung isa't isa. Kaya yun, sana maging strong pa rin yung pagsasama natin. Hindi magbago. And then, yun. Fight, fight, fight. I love you. Hi, Marco. Ryan. So, I can be stubborn and hard to deal with at times, but your patience is top-notch. And for that, I am grateful. Thank you for loving and accepting me all these years. And as they all say, I must have done something right to deserve all your love. I pray to live long enough to be with you and die before you so I won't have to live a day without you. Know that I will be beside you no matter what the situation is. I will strive hard to cheer you up and help you succeed no matter how long it takes. I seriously love you with all that I have. So, thank you again for everything. See you later. I love you. See you.
Kahit mahal ang bigas at gatas, marami pa ring nag-aasawa. Dahil sa pag-ibig. Sana natagpuan mo ninyo the sweet mystery of life. Mahilig o pamilyar ba kayo sa kape? Anong kape ang pinakamatamis? Ito ay ang kapiling ka. Anong kape ang pinakamapakla? Kapiling ng iba. Sana maging matamis ang inyong buhay pamilya. Para maganap yun, mag-focus tayo sa 3C o 3K ng buhay. Una ay komunikasyon. Walang relasyon na tatagal kung walang komunikasyon. Hindi pwedeng mouth to mouth, head to head. It has to be a heart to heart relationship. Pinapayo ng marami, bago kayo matulog, ayusin ninyo na ang hindi nyo pagkakaintindihan. Pangalawa ay communion. Kayo ay hindi na dalawa, kundi nagiging isa. Kaya hanggat maaari, sabay kayong nagdadasal. Sabay kayong kakain. Sabay kayong matutulog. Kung gusto nyo, sabay na rin kayong maligo. Kahit anong mangyari, magkasama kayo. Pangatlo ay si Kristo. Sige nga, sabihin niyo yung magic word. I love you. Yeah. Alam niyo ba ang kahulugan yan? Ayon sa ating gospel ngayon, sa imang, kay St. John. Ang ibig sabihin ng I love you, handa niyong ilalay ang inyong buhay sa sinabihan mo. O ngayon, alam niyo na ang kahulugan. Kaya niyong ulit-ulitin sa iyong katabi ang salitang I love you. O sasabihin mo, mauna ka mamatay para sa akin. Kaya kapag sinabi natin sa Panginoon, Panginoon, gaano mo ako kamahal? Ang sagot niya sa krus na nakabayubay, ganito kita kamahal. The measure of love is love without measure. Then tandaan natin, marriage is not, hindi ito palabas. It's a lifetime. Kaya kailangan ninyo, hindi to fairy tale. Dadaan kayo sa joyful, sorrowful, at may mystery hanggang makarating kayo sa glorious. Kaya nga sinasabi ng marami, may apat na ring ang kasalan, ang lahat na mag-asawa. Una, the engagement ring. Pangalawa, the wedding ring. Pangatlo, the suffering. Yeah. Pag nadidiscover nyo na yan, lahat, ganito pala to. Yeah. Yeah. Sana not mangyari sana yung suffering nyo maging offering kung kasama nyo ang Panginoon. At kailangan nyo ng enduring. Dahil sa pagtsatsaga, magkakaroon ng nilaga. Yun. Between I and you, there is love. Where there is love, there is God. Kaya manatili kayo sa pag-ibig niya. At sigurado magiging maligaya, maging hawa, at mapayapa ang iyong buhay, pamilya. Sa mga ninong, mga ninang, inihiling ko lang po na pagkatapos ng kasalan, walang taguan. Ha? Hindi nyo kailangan pakialaman yung inyong anak at inaanak. Ang kailangan nila ay suporta at pakitaan ninyo na mabuting halimbawa. Sa pamagitan nito, magiging maayos ang kanyang buhay, pamilya na sumusunod sa utos ni Kristo. Mika, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makipag-isang dib kay Brian na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father. Brian, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mika na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Father.
Nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan na umaasang inyong arugain ang mga supling na ipinagkakaloob sa inyo na may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamayang Kristiyano? Opo, Father. Opo, Father. Yamang nais ninyong pakasal, magyari maghawak kamay kayo at ipahayag ang inyong mithiin sa sambayanan. Mika, higpitan mo yung hawak. Sa kanya ka tumingin. Mika, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Brian narito ngayon, alinsunod sa batas at alintuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Brian, mas mahigpit ang hawak. Sa kanya tingin, ito ka pumikit. Iyan, ha? Brian, sumasang-ayong ka ba na maging may bahay si Mika na narito ngayon alinsunod sa batas at mga alintuntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Father. Buong puso ba ang pagkakaloob sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Father. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Father. Ama namin, kami po ay iyong loobin, magkaisa ng kalooban at damdamin. Mula ngayon sa kaginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bago ko po basbasa ng kasalang ito, baka may tututol. Ninong, aprobado na ba ito? Ninang, last call. Baka na traffic. Aha. Okay lang. Sigurado, ha? Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinatitibay ko at binabasbasan ang inyong pagtataling puso sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang bagong kasal. Mapagbahal, basbasan niyo po ang singsing at aras nito, simbolo ng pagtataling puso ni Brian at Mika. Naway patuloy ng madama ang inyong kagandahang loob at pagmalasakit. Tuloy natin sa pangitan ni Kristo ating Panginoon. Amen. Mahal, suot mo ang singsing na ito. Tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pare ko, isuot mo ang singsing na ito, tanda ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Brian, simbolo ng sweldo, ha? Surrender kay Commander. Mahal, ibinibigay ko sa iyo ang aras na ito at lubos kitang pangangalagaan kailanman ay hindi kita pagtataksilan at lubos kitang pangangalagaan kasama ng ating mga mahal sa buhay. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Early this morning, woke up holding my head, hearing my heartbeat all night long. Shades of this motel keeping me in bed, reading the news, just trying to stay strong. I need to just get up, take a deep breath, keep it together, 'cause it's a beautiful day. Hey, 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 hey. Sun on my face, feeling okay. Don't let it.
feeling okay. Don't let it get away. It's a beautiful day. Feeling so proud, screaming out loud. It's a beautiful day. Take home to mother, and I might never be the one who brings you flowers, but I can be the one tonight. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. Causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby I'm perfect, baby I'm perfect for you. And if you like midnight driving with the windows down, if you like going places we can't even pronounce, if you like to do right now. I might never be the hand you put your heart in, or the arms that hold you anytime you want them, but that don't mean that we can't live here in the moment, 'cause I can be the one you love from time to time. When I first saw you from across the room, I could tell that you were curious. Oh yeah, girl, I hope you're sure what you're looking for, 'cause I'm not good at making promises. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, baby, I'm perfect, baby, I'm perfect for you. Breakup songs about, baby I'm perfect, baby we're perfect. But if you like causing trouble up in hotel rooms, if you like having secret little rendezvous, if you like to do the things you know that we shouldn't do, then baby I'm perfect, baby I'm perfect for you. So ko lang sabihin na sobrang masaya kami lahat for you. Kasi, ano, gusto ko lang express na parang sobrang amazed ako sa love story niyo. Kasi, lalo na sa'yo, parang, as, parang first love mo. Parang sobrang rare na nung makahanap ko ng first love, tapos makatuloy mo talaga siya all the way. So, very amazing talaga. Tapos, siguro mag-share lang ako ng
konting backstory. Kasi nung high school kami, ay, nung high school kami, nung high school siya, idol ko siya. Kasi nung CAT officer siya. Ayun. Tapos meron silang shirt doon na nakalagay talaga is, ang codename niya is parang Maldita. Kasi Maldita talaga siya nung bata ako. Parang pag nakita mo siya yung facial reaction niya, parang sobrang dead inside siya. Parang gano'n. Which is, yun pala, ano, hindi lang kita naiintindihan. Hindi mo lang siguro ma-express yung self mo before. And nakita ko na hindi ka lang pala talaga showy sa nararamdaman mo. Pero, nung mga times na yun, ang nafe-feel kong parang pinaka-care mo na sa amin is yung pag-inutulungan mo kami sa mga yung art-related na projects namin, mga ganun na. Kasi sobra talaga, mailap siya, ganun na. Hirap niyang kausap. Tapos pinigot tamad niya lang or wala siyang pakialam sa mundo yun. Pero ano, yun. Lumaki ako, tapos na-realize ko, paano nagbabago yung ate ko? Hindi, feeling ko lang naintindihan ko na siya lalo na mas malalim pa, ganun. Kasi mas naintindihan ko na rin yung life, yung pinagdadaanan niya. Tapos, hindi ko na nasundo yun. Sasabihin ko. Ayun. Kung ano, kung gusto ko lang sabihin na love ka namin. Kung hindi ka masyado nag-guess ng ibang tao, andito na kami, andito kami sa likod mo para supportahan ka lang lagi. Sa lahat ng dreams mo, ganun. Kasi alam ko naman na kahit kasal na kuya Bri, hindi ka pa rin mag-stop. Alam ko, meron kang dream na gusto mong gawin sa buhay. And supportahan ka lang namin. And to kuya Bri, always ka naman welcome, pero siguro, ito na yung time talaga na yung perfect time ni God na parang ngayon kayo kinasaya and parang perfect lang na after all those years, ito na, binigay niya na sa inyo yung tamang oras na talagang sa harap niya, yung mabayin talaga na legal ba, parang gano'n. Ayan, and yun lang. So, lang sabihin na masaya ako for both of you and Kuya Brian, pamamaya natin. Yun lang. Magandang pangalan po sa inyong lahat. Bago po magsimula, palakpakan naman po natin ang mga magulang ni Brian at Anita. At siyempre po, ating happy couple, Brian and Anita. Mag-share lang po ako sa inyo ng maliit lang. Baka po na ano, dalawang page na po. Ito po ang December 24, nag-message sa akin si Brian and Anita sa kanyang bahay. Sabi niya sa akin, Richard, hanggang kailan yung bakasyon mo dito sa Pinas? Sabi, ay ako naman, hindi man ako nag-reply kasi ang nasa isip ko po, ay dadalhin ako nito ng inom sa bahay kasi tinatanong yung bakasyon ko eh. Eh tapos, sabi ko, hanggang March kasi nag-training na ako. Then, sabi niya sa akin, loan, kumunin kita ng apple. May nagulat ako, uy, kakasangit ko si Brian. Sabi niya gano'n. Tapos, oh sige, sabi ko, walang problema. Tapos, nung sinabi niya, uy, best man ka. Oh, mas nagulat ako, parang tumama sa loto. Kasi po, first time kong maging best man talaga. Kung kailan po dumating ako sa edad ng 30, saka pa lang po ako nakuha ng best man. Eh kung hindi po itakas si Brian, baka po hindi ko naranasan maging best man. Kaya it's been an honor to me na ako po yung ginawa ni Brian. Kasi nung mga bata pa po kasi kami, bata si Brian po, pinsan ko ha, yung mother ko po sa kanyang father ng kapatid. Mga bata po kami, para nasumpaan kami na. Pag ikakasal kami, lesson isa, kung yun namin siya ang best man. Eh ako po, kinasal ako noong 2014, siya rin yung ginawa ko, siyempre. Tapos ngayon, ito na yung araw na yun. Ako naman yung kailangan na yun. Si Brian po, kapabata ko ito. Lagi po ko naman kasama nito. Kasi, bali 3 months na yung gap niya sa akin. Tapos lagi kami magkalaro. Nililigo kami sa ilog po, kahit wala kaming break. Misan nga po, pag nangihiram ako sa kanya, kasi sa akin, basa. Eh, nangihiram ako sa kanya, Brian, pero naman ako ng break. Kaya nabibili niya sa akin yung loob na loob. Ito siyempre loobo po sa akin kasi kaya ako lumulawag, ngayon nakapas namin sa bato para matuyo. Eh siyempre, pagka na nagiging akong palda, pagka nakapas, kasi sobrang luwag yun. ang ano ko lang sa inyo, Brian, ang payo ko lang sa inyo, ngayon, mag-asawa na kayo, mas habaan niyo pa yung pasensya mo sa isa't isa. Kasi alam ko, magtagal na kayo, katipan.
Pero ngayon, mag-asawa na kayo, mas nakikilala niyo pa yung isa't isa. Yung away, andyan lang yan. Nakambal na yan, ha? Ng pagmamahalan nyo. Basta panagawa kayo, magbato nga yung plato sa baso. Ay, doon ko lang, disgrasya tayo dyan. Basta mag-away kayo, advice ko lang, kahit magagalit kayo sa gabi, magtabi pa rin kayo. Hindi yung halimbawa, magagalit kayo, si Brian sa sofa, si Mika sa kama. Hindi, wala nun, kasi masahaba yung pag-away. Kahit ang magagalit nyo sa isa't isa, pagdating sa gabi, magtabi pa rin kayo. Yun. Kasi, pag nagtabi kayo, sige, magkadampihan kayo ng siko, eh, kinilabutan na kayo nun. Magkakabati na kayo nun, di ba? Magkakapan na kayo, hindi kinabukasan, ba't yun ulit kayo, di ba? Yun. And, advice ko sa inyo, ang aking mission, more sex, and more blessing, more happiness, and success in life. Congratulations, brother. Ngayon mga kasama na kayo. Mga kayo. Masigit sa inyong pamumuhay at ganun din sa inyong tahanan. Pumuko kayo doon. Pamilyang masaya. Maging mapagmahal kayo sa inyong mabibig mong anak. Sa inyong pagsasama. Darating ang panahon makikita niyo ang kahinaan bawat isa, ang mga katangi ang iyo'y. Ang mga katangi ang iyo'y ikasama sa mamahalin ninyo sa sabihin, tanggapin niyo ang isa't isa kung anong meron kayo. At huwag kayong mag-aaway sa harap ng mga bata. Pwede na lang itago. At huwag na rin kayong mag-aaway. Pwede naman yun. Kung mga kabataan namin mag-asawa, kahit ako'y galit na galit na, hindi ko yung pinapaalam sa mga anak ko. Siguro, Brian, matatandaan mo. Hindi mo narinig kami mag-away. Pero ako'y galit na galit. At ibinabaak ko yun sa gabi kami sa isang kwarto namin. Sa kakusiya. Ako'y galit na galit. Pero hindi ko rin mailakas ang aking boses. Ayaw ko marinig ng mga bata. Pero yun ay bumibilim ang isang linggo, dalawang linggo. Hindi kami nag-iimikan, pero sa kinatagalan, kami nagkakabati rin. Hindi pwede hindi kami magkakabati dahil kami ay ang aming trabaho ay lagi kami magkasama sa tindahan. Kahit ako'y galit na galit, ay kainikan kong pilit dahil hindi pwede dahil kami nagtitinda, may tatanong ako sa kanya. Kaya gayon, hindi kami nag-aaway. Makakalimpas na eh, parang humupa na ang galit dahil hindi kami nakaawag. Gusto ko yung Brian ang pinigin mo gawin. Dahil ganyan mag-asawa, may away, may saya. I know you are filled with so much happiness, right? Because this is it. This is really it.
always wanted to see you happy and contented. I cannot thank God enough that you were able to find this wonderful man. It gives me so much joy inside because I know you are so blessed finding Brian, whom you will share the rest of your life, building a happy and wonderful home forever. May forever be happy. Brian, may forever. Naalala ko na nag-aaral kayo. Ang mga anak ko, si Papa, pinagbabawalan namin na habang nag-aaral kayo, walang boyfriend. So, dalawa lang choice. Dalawa lang ang option mo. Mag-aral o mag-boyfriend. Kung mag-aaral kayo, mag-aaral kayo. Kung mag-boyfriend kayo, boyfriend lang. And then, sabi niya, pagka-graduate nyo, sige, hala, mag-asawa na kayo. Hindi kikil nga ako kay Papa, bakit gano'n ang sinasabi niya yun. Pero nung sinigang, napalaki kong maayos, mabait, ng pagmahal, at maraming salamat sa lahat ng mga anak ko. At kay Papa, katulong kami magpalaki sa mga anak. Sabi nga ni Papa, pagkatapos mong mag-aral, sige, mag-asawa ka na. At yun ang nangyari. After a year, nakilala na niya si Brian. All eyes, mahal na mahal niya si Brian. At nakita rin namin ang pagmamahalan niya. Mag-usap kayo bago kayo matulog. Communication. Tama. I hope years from now is that you will share the same love as I can see as of the moment and at present. Sabi ko nga, ang tipid ko naman sa anak na lalaki. And I never foresee madadagdagan pala ang mga anak ng lalaki. Tatlo na sila. Tatlo na sila ngayon. Napuro ko hapo. Once again, everybody, thank you for coming. And Brian, thank you.